morning mga viewers. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magkabit ng cross joint or cross bearing ng propeller, no, ng sasakyan. So ito yung propeller niya, yung flange at saka yung propeller ito na tanggal na namin to, no, ng kasama kong mekaniko. So ang pagkabit dito guys, so kailangan marunong ka talaga kasi pag nagkamali ka sa pagkabit, yung stick bearing niya matumba. So pag natumba yun, masikip ikutin at saka mahirapan na magkabit. Mahirapan ka sa pag kabit ng lock sa cross bearing. So tara, panoorin nyo kung paano. Papakita ko sa inyo ang video. So umpisahan na natin. Ito yung cross bearing niya. So kabit na natin. So una niyong gawin, ito yung mga lock niya at yung fittings yung lalagyan ng gasa. Puro itong Tagalog ganun. So una niyong gawin mga sa viewers, no? Tanggalin nyo muna ito, yung tatlo tanggalin. Ganito yung diskarte ko pag kabit. Pagkatapos ganito yan, pasok nyo yung dito. Pagkatapos ilagay nyo yung sa kabila, yung isa yan, no? Kailangan nakaano siya. Dandahan lang talaga, hindi matutumba yung stick bearing. So siyempre gagamit tayo ng martilyo, pupukputin natin to ng dandahan. Kapag ganyan lang, ayan, ayan, o, pupuk hanggang sa lalapat na siya. Bago mo isagad, lagyan muna natin ng lock dito, yung circlip niya. Ito yung circuit niya, ilagay muna natin bago natin sagad. So kuha lang tayo ng long nose. Yan. Ayan, nakalock na siya pero hindi pa siya nakalapat kasi kulang pa yan sa diin, kulang pa sa pukpuk yan. Ayan. Tapos, pukpuk na. Tayo ng pamunsun. So, pamunsun. Dandahan lang sa pagpunsun. Ayan. Tapos itin nyo. Ayan. Ito. Tingnan nyo dito kung pwede siya lagyan ng takas siya na yung yung lock. So hindi siguro makikita sa video. So medyo madilim. Yan, so pwede na yung lagyan ng yung circlip, yung lock. So, pasok na mga ka-viewers. So ito, testing nyo kung medyo matigas or matigas ikutin. Hindi yan pwede. Kailangan lang siya, lambot lang.
kasi masisira yung mga biling niya. So ang diskarte niyan, katulad nito, medyo matigas, you know. So pupukin nyo pa baliktad, hawakan nyo dito, pukin nyo dito. Ayan, oh. Ayan, lambot na, oh. Lambot na siya. Yung kabila naman, kunti lang. Mga kunting pukpuk lang yan. Ayan. So, yung sa plants naman, ganun din yung ano proseso, ganun din yung paraan. Bali, yung isang ano niya, cup niya, gabit nyo. Ayan. Tapos, may lock pa pala dito. At ganun din yung ano, proseso. Ito, itong walang lock, dito sa kabila, dito mo yung una pagpasok, ano. Ayan, ganyan. Ayan, o. Oh. So, dito, pasok na siya, kunti. So, ikutin nyo lang. No? Tapos, ilagay nyo yung isa ito. Ilagay nyo dito. So, siguraduhin nyo lang, hindi matutumba yung mga, ano niya, mga biring niya. Ayan yung pakaingatan nyo or babantayan nyo. Hindi talaga siya matumba. No? Kasi hindi papasok yung lock pag natumba. Tsaka matigas din ikutin. At mahirap pa naman to tanggalin kasi pag tinanggal mo na to, posible mababali na yung stick niya. So kulang ka na ng isang stick, hindi na siya maganda, hindi na smooth. So ito, so panoorin nyo, ha, ganito pagkabit. Yan. Yung hindi pa nakakaalam, yung mga mag DIY lang, pag sa mekaniko talaga alam naman to. Kung mekaniko ka, so, alam mo na itong diskarte, pero yung mga driver lang, hindi pa yeah. Ano, mga beginners, so ganito lang, huwag niyong lakasan pagpukpok, baka ano, bumuka naman yung cup, mahirapan kayo pag ano, masisira. So, ganyan lang. Stick, may dalawang stick matumba. May isa, pagka ganyang may natumba, malalaman mo yan kasi hindi talaga malagyan ng lock yung ganito. So ito, lagyan muna natin ng lock para hindi naman lumagpas, hindi na natin hindi na tayo magpabalik-balik. Ayan, lagyan natin ng lock muna bago natin So pagka ganito na nyo na, itukod nyo itong planch. Lagyan nyo ng tukod. Pwede sa baba, sa simento, pwede rin lagay kayo ng kahoy, ganyan. Para madali siya, hindi nakahang. Yan, tukpok. Katulad din yung kanina. Yan. So yan mga ka-viewers, oh, pwede na siyang lagyan ng lock. So ilagay na natin yung lock. Yan, pin nyo lang konti. Siguraduhin nyo lang na yung lock pasok talaga siya sa yung kanal niya. Kung maaari, yung pwede, isigurado nyo talaga. Mahirap pa pala mag Tagalog. Mas mahirap pa pagkabit ng propeller. Ang kusbirin ka sa Tagalog, eh. Sinsya na kayo, ha, kay mga Bisaya to, mga Bulanon tong mga mekaniko dito. So, totoo pala sinabi nila, pag mag-vlog ka tapos Bisaya ka, mas lalong mahirap kasi pag Tagalog mo, bako-bako. So yan, pasok natin. So i-testing din, katulad nito, medyo matigas. Ay, baba, lubak-lubak.
Ayan, medyo matigas. So, ganun din yun. Pupukpukin din natin kunti. Ayan, babalik. Kabila naman. Hindi na nakita siguro sa video. Ayan. So, ayan. Medyo, yun na, lumambot na. Isa pa. Ayan. 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 So, pwede niyong gawin to, no? Kung walang mekaniko or malayo sa mekaniko yung lugar nyo, emergency sa daan, so pwede niyong gawin pag mayroon lang kayong mabibiling mga cross joint or cross bearing pyesa. So yan lang, sana may natutunan kayo, at kung may natutunan kayo, paki-subscribe na lang, no? Like, subscribe, o hit na rin yung notification bell button para sa iba pa naming mga videos, para may matutunan naman kayo, no? Kahit kunti lang. So yan, no? Okay na yan. So, paglagay ng ano yan, yung nipple yan, yung fittings niya para sa grease gun. So ito na yung ano, lalagay ko na. So, salamat mga ka-viewers, salamat at God bless sa inyong lahat po. So, mayroon pala tayo ditong ano, grease gun, sinauli na pala, hiniram kasi to. Ito, grease gun. So, ang paglagay dito mga ka-viewers, ganyan lang, sa nipple niya, idiin nyo lang, tapos bumba. So, nakikita nyo ba? Hindi pala makita yung bumba, pag bumba. So ito yung grease gun. Ayan, nanawakan ko. Hindi ko na lang papakita yung pagbumba. Ano na lang. Tingnan nyo na lang yung grasa na lalabas sa gilid ng ano, bearing cup ng ano, cross bearing. So yan lang. Bago nyo ikabit, ito lagyan muna ng grasa. May grasa naman yan, pero mas maganda talaga damihan. Ayan. Dagdagan, ayan o, bumabas, ayan o, ayan o, okay, ano ba yan, so nakikita nyo ba yan, mga grasa na lumabas, so ganyan lang, ayan o, marami na yan, so okay na yan mga viewers.